Galit na naman yung nanay ko, nakakamay naman yung buong bahay. Ang tawag doon, bubulol ako today. What's up mga quiz? JT here from JT's Test Kitchen. Di naman talaga ako gagawa ng content today, no? Kasi dami kong gagawing edit. Pero since gumawa si Mom yesterday ng adobo, tsaka favorite namin yung adobo flakes, I thought na I can show you guys paano gumawa ng adobo flakes with rice tsaka ng soft boiled egg. Sobrang dali naman ng recipe na ito. Maghihimay lang kayo, gigisa kayo, tapos! Ayun! So anyways, let's get to cooking. So mga gagamitin natin na ingredients for this ay meron ako ditong rice na pinatuyo ko lang overnight. Tapos meron din tayong adobo na hinimay-himay ko from yung adobo nga kagabi. And then meron tayong minced garlic, meron tayong soft-boiled egg na binoil ko for 7 minutes tapos nilagay ko sa ice bath. And then meron tayong garlic oil na ginawa ko from yung frying yung garlic. Kasi gagamit tayo din tayo ng fried garlic para sa garnish. And then finally we have green onions pang garnish lang din. So ito na nga no, simulan tayo ng pagluluto. Siyempre unahin natin yung oil. You can use any kind of oil you want, pero since nga may garlic oil ako na ginawa from the other day, yun lang gagamitin ko. And then yan, hintayin nyo lang uminit. Once uminit na yan, nalagay natin yung garlic. So, mainit na yung oil natin. Gonna put the garlic. And you don't want to wait hanggang mag-brown yung garlic nyo kasi next dun diba sunog na. Mas marami pa ngayong garnish natin kasi dito sa gamitin natin sa actual na pagluluto. Galit ka ba? You only have to use garlic, tapos yung chicken, tapos yung rice, yun lang. So yun na, medyo brown na yung garlic. Lagyan na natin yung chicken. Tapos pag hinimay niyo yung chicken, make sure na himay talaga siya na strands na lang. Kasi pag hindi, hindi matagal siyang mag-crisp up. Malapit-lapit na, nagbabrown na siya. Kunti na lang, tapos pwede natin ilagay yung rice. You can use any kind of rice. You can use basmati, pwede kayong gumamit ng jasmine rice. Pero huwag lang sushi rice kasi magbibigit-sigit. Ayan, so pag medyo nagbrown na siya, tumigil na yung tunog ng mantika. Pwede rin natin ilagay yung kanin. So yan, dagdagan lang natin ng unting pepper sa unting salt. And like I say in my other videos, tikim lang ng tikim habang niluluto niyo. Huwag niyo tikman after kasi mahirap na habulin yung lasa pag tapos na yung dish. So yan, pwede na tayo mag-plate. Alright, kuha lang ang plato. I'm just gonna get set up and then tingnan, turuan ko kayo paano i-plate. Adobo flakes with rice and soft boiled egg. And until next time guys, thank you for watching. And please don't forget to like, share and subscribe to JT's Test Kitchen. Alright, see you guys later.